Simulan na po natin ang ating kwento. Pati itong si JR, gulat na gulat din ito na lumapit na din kina Nitoy. Sa isip ng dalawang bata, si Nitoy at itong si JR, ito pala ang kakayahan ng paslit na si Agura. Kung gaano kaamo ang mukha ng bata, ganon din pala ito kabangis kung magiging halimaw na ang kanilang kasama na maamong mukha ng bata. Isa palang napakabangis na halimaw. Habang si Tatay Pablito para na itong himatayin sa kanyang nakita, ang batang kasakasama nila ay isa palang mabalasik na halimaw. Sa kanyang isip, saan ba galing na lupalop ang mga batang ito? Mga tao ba ang mga ito o galing sa ibang mundo? Napatras pa sina Tatay Pablito at ang kaibigan nito nang papalapit na ang batang si Agura sa kanila. Pero nang ngumiti na ang napakaamong mukha ng bata habang nakayakap ito kay Nitoy, agad na nilapitan na din ito ni JR at niyakap ang bata. Sabi ni Nitoy, "Tara na, Agura, gabi na. Bumalik na tayo doon sa kabayan." Ngiti lang at tango ang tugon ng bata at mabilis na silang naglalakad pabalik doon sa kabayan para agad na magamot itong silito. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nila ang lugar. Marami agad ang sumalubong sa kanila na mga taong nakatira doon sa kabayan, lalo na ang mga magulang ng batang tinangay ng mga kagwang. Sabi agad ni Tatay Pablito, "Sunduin ninyo ang iba pang mga tanod. Napakarami ang mga halimaw nandoon sa sapa. Baka muling aatake ang mga yun dito sa inyong lugar." Umiiyak agad ang mga magulang ng batang dinukot ng mga halimaw at lubos ang pagpapasalamat ito sa grupo nila ni Tatay Pablito. At dinala na ito sa loob ng bahay para makapagpahinga. Ang ibang mga kalalakihan naman doon sa lugar, kinuha agad ng mga ito ang kanilang mga itak at nakatambay na sa labas ng kanilang mga bahay. Sina Nitoy naman at Tatay Pablito, nang dumating na ang mga tanod, umalis na sila doon sa lugar at bumalik na doon sa bahay ng matanda para gamutin itong silito. Pagdating nila sa bahay, ginamot agad ito ni Nitoy. "Bukas na natin ipagpatuloy ang paglilibot, Tay Pablito. Marami ang mga tanod na nakatambay doon sa may mga kabayan doon sa dulo ng palayan." Binilina na din nila ang lahat ng mga tanod na wag babalaking puntahan ang may sapa dahil lubhang delikado. Maliban sa napakadilim, marami ang mga kagwang ang nando doon. Bukas na nila kunin ang mga bangkay na napatay nila ni Nitoy. Kinabukasan, nagpatawag ng pulong ang kapitan ng barangay. Kailangan ng tuluyang puksain ang mga kagwang at plano ng kapitan na salakayin nila ang gubat kung saan naninirahan ang mga halimaw na kagwang. Pero sabi ni Nitoy, "Lubhang delikado ang balak ng kapitan. Baka marami pa ang mamatay sa kanyang mga tauhan at mga tanod." Sinang-ayunan din ito ni Tatay Pablito. Kaya ang tanong ng kapitan, "Paano natin mapalayas ang mga halimaw na yan?" "Wala nang ibang paraan." Ang sabi ni Nitoy, "Kapitan, hayaan ninyo na kami na ang magpapalayas sa mga ito.
napatitig ang kapitan. Nabalitaan na din ito ang mga ginawa ng grupo ni Nitoy at ang pagpatay sa ilan sa mga kagwang. Sige, Pablito. Ikaw na ang bahala sa mga bata. Sabihin nyo na lang sa amin kung may mga kailangan kayo at kung kailangan nyo ang aking tulong. Sa tingin kasi ni Nitoy, kayang-kaya na nila ang mga nilalang. Sa nakita nila sa batang si Agura kanina, walang laban ang mga kagwang sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, habang papauwi na sina Tatay Pablito, ang balak ngayon ni Nitoy ay puntahan ang bundok ng Balilaan para kausapin ang kanilang mga kasamahan na nandoon. Pagplanuhan na nila ang gagawing pagsalakay sa mga kagwang. Kaya kinahapunan, papunta na ang mga ito sa bundok ng Balilaan. Kasama nila ni Agura, Nitoy at GR si Tatay Pablito. Binili na din ni Tatay Pablito itong si Kapitan na hanggang sa labas ng Kakahuyan magbabantay lamang ang kanilang mga tanod. Huwag na huwag silang papasok doon at lahat ng mga nakatira sa barangay pagpatak ng alas 6 ng hapon, huwag na itong lalabas pa ng kanilang mga bahay. Kasalukuyang binaybay na nila ni Nitoy ang daan papunta sa barangay ng Mantalupan. Makalipas pa ang 2 oras na paglalakad, narating na nila ang lugar. Dumiritso sila sa bahay ni Lolo Ignacio. Ilang sandali nang marating na nila ang bahay ng kapitan ng Mantalupan, agad na lumabas ng bahay sina Bibi Artor, Anding, Rowena at Nonoy para salubungin sila ng mga ito. Agad naman na pinapapasok sila ng kapitan at ang sabi nito kay Tatay Pablito, "Oh, Pablito, bakit napasagsag kayo? May bagong balita ba tungkol sa mga kagwang?" Kaya sinabi na ni Tatay Pablito ang ginawang pag-atake ng mga ito kagabi doon sa kanilang barangay. Sinabi na din ni Lolo Ignacio ang pakikipaglaban nila sa mga kagwang kagabi. Kaya kailangan na magplano na sila kung paano mapuksa agad ang mga halimaw. Sabi ni Nitoy, "Alam na namin ang tirahan ng mga kagwang, Lolo Ignacio. Kami na ang bahala sa mga ito." Nagpasya muna ang grupo nila ni Nitoy na magpalipas ng gabi doon sa barangay Mantalupan. Matapos din na mag-usap sila ni Nonoy, na pagdesisyonan nila na sa Makalawa na ang gagawing pag-atake doon sa mga kagwang bago ang kabilugan ng buwan. Mas lalong lalakas ang mga kakayahan ng mga kampon ng kadiliman tuwing kabilugan ng buwan. Pero isang araw bago ang pagdating ng kabilugan ng buwan ay ang kahinaan ng mga ito. Kinagabihan, naglalagay na ng mga tanod si Lolo Ignacio doon sa kabilang bahagi ng barangay. Armado ang mga ito ng mga itak at mga baril, pati na ang mga bagakay na kawayan. Habang sina Lolo Ignacio kasama ang 7 mga bata, si Tatay Pablito at ang isa pang tanod, papunta na ang mga ito doon sa lugar nila ni Tatay Carlito. Doon na naman sila maglilibot at magmanman, dahil doon madalas na magpapakita ang mga kagwang. Pero kakarating lamang ng mga ito doon sa lugar, agad na may napasagsag na 4 na mga tanod doon sa kinaroroonan nila ni Lolo Ignacio, at agad na ibinalita ng mga ito na may mga kagwang ang umatake doon naman sa lugar ng Sitio Sambag. Doon sa lugar na ito, may 5 mga kabahayan ang nakatayo doon sa gilid ng ilog.
At ito na naman ang inatake ng mga kagwang. Sinubukan ng mga ito na kunin ang nasipat na bata doon sa bakuran ng isang bahay. Pero nakita daw ito ng ama ng bata at mabilis na pinagtataga ang dalawang nilalang. Pero may mga kasama pa pala ang mga ito sa unahan at pinagtutulungan na ang ama ng bata. Buti na lang, agad na sumaklulo ang kanilang mga kapitbahay. Pero malalalim ang sugat ng ama ng bata, kaya agad na dinala nila ito doon sa barangay hall para gamutin. Sabi naman ni Lolo Ignacio, "Pablito, puntahan ninyo ang sityo Sambag. Isasama ninyo ang aking apat na tanod. Pupuntahan namin ang barangay hall. Isasama ko si Rowena at ang isang tanod, pati na itong si Agura. Mag-iingat kayo doon, Pablito." At mabilis nang kumilos ang grupo nila ni Tatay Pablito, kasama ang apat na mga tanod at ang mga bata. Mabilis na naglalakad ang mga ito papunta doon sa sityo Sambag. Habang sina Lolo Ignacio, Rowena, Agura at ang isa pang tanod, papunta naman ang mga ito doon sa barangay hall. Makalipas pa ang ilang minuto, habang naglalakad sina Lolo Ignacio at binaybay nila ang mas mabilis na daan papunta ng barangay hall, sabi ni Rowena, "Lolo Ignacio, may mga nakasunod sa atin." Kaya napatitig ang matanda sa batang babae. "Ano ang ibig mong sabihin, Rowena?" "Lolo, parang may mga kagwang ang sumusunod sa atin." Dito na naisip ni Lolo Ignacio na mali yata ang kanyang desisyon, na ang dalawang batang babae ang isinama niya at isang tanod. Hindi pumasok sa kanyang isipan na maaring atakihin din sila ng mga kagwang. "Tara na, bilisan ninyo ang mga hakbang," ang sabi ni Lolo Ignacio, at ang bilin nito at utos sa kasamang tanod, "Humanda ka na, Pikto." Hinawakan ito agad ang maliit na bata na si Agura. Ang tanong sa kanyang isip, ano na naman kaya ang kakayahan ng batang ito? Ang nasa isip ni Lolo Ignacio habang pasulyap-sulyap ito sa batang paslit na pangiting-ngiti lang na nakatitig din sa kanya. Grabe naman ang mga kagwang na ito. Alas 8 pa lamang ng gabi, umataki na sa kanilang barangay. Maaring galit na ang mga halimaw at gustong ipaghiganti ang mga namatay nilang mga kasamahan. Habang nagpapatuloy sa paglalakad sina Lolo Ignacio, narinig na nila ang ingay ng mga angil ng mga kagwang. Malayo pa sila sa mga kabahayan. Doon kasi sila dumaan sa shortcut na daanan para mapabilis ang pagpunta nila doon sa barangay hall. Nanginginig na ang tanod na si Pikto habang rinig na din niya ang angil ng mga kagwang sa paligid. Mahigpit ang hawak nito sa dalang itak, habang si Lolo Ignacio bitbit nito ngayon ang kanyang baril na rifle at nakahanda na. Habang naglalakad, palingalinga ang mga ito sa paligid. Kakahuya na ang gilid ng kanilang dinadaanan at sobrang dilim ng paligid. Batid ni Lolo Ignacio na anumang oras, pwede na silang atakihin ng mga kalaban. Dahil sa tingin niya, sa mga angil ng mga ito, malapit lang ito sa kanila. At makailang hakbang lamang, biglang may tatlong nilalang ang tumalon sa kanilang harapan at apat naman sa kanilang likuran. Sa gulat at takot, napasigaw na
ang tanod na kasama nila at muntik nang mabitiwan pa ang hawak na itak. Itong si Lulo Ignacio, agad na itinutok ang hawak na barel doon sa mga aswang na nasa harapan nila at pinaputukan na ito. Pero sadyang mabibilis ang mga kagwang. Agad na dinamba sila at hinablot ang batang si Agura ng dalawa at si Rowena naman nung isa. Hinila ang mga ito at kinaladkad papunta doon sa kakahuyan. Kahit natakot itong si Picto, agad na tinaga niya ang isang aswang. Tinamaan ito sa braso at napaangil. Ang talod na ang binalingan ng mga kagwang. Inatake ito at pinagkakalmot. Habang si Lolo Ignacio, hindi alam ng matanda kung sino ang unahin niya sa mga ito na tutulungan. Si Agura, tuluyan na itong nadala ng dalawang kagwang doon sa kakahuyan. Pero si Rowena, biglang nabitiwan ito ng kagwang nang may sambitin ang bata na tatlong banyagang salita. Parang napapaso ang kagwang at umatras kagad ito. Sabi pa ni Lolo Ignacio, "Rowena, si Agura, natangay na ng mga halimaw." At mabilis nang kumilos ang matanda para tulungan itong si Picto dahil nakahiga na ito sa lupa. Habang pinagtutulungan ito na kalmutin ng mga kagwang, hindi rin niya mabaril ang mga aswang. Baka si Picto pa ang tamaan. Pero napalingon ang matanda nang may isang malakas na atungal ang narinig nila galing doon sa kakahuyan at mga angil ng mga aswang. Pati itong si Rowena na mabilis na sinundan sana itong si Agura. Napatigil ito at nakikiramdam dahil sa lakas ng atungal. Alam niyang hindi ito galing sa mga aswang. Galing ito sa ibang nilalang. Makalipas ang ilang sandali, natahimik na ang kakahuyan at biglang bumulaga sa kanila ang napakabangis na halimaw. Napakalaking nilalang ang tumalon papunta sa kanila. Maitim ang kulay ng balat nito at mabalahibo. Matutulis ang mga kuko na kumikislap sa dilim. Kahit na may mga kalaman itong si Rowena, dahil sa takot ng kanyang nakita, tumakbo ito pabalik sa kinaroroonan nila ni Lolo Ignacio. Pati ang kapitan, napasigaw na din ito. Di hamak na mas malaki ang halimaw na ito ng tatlong beses sa mga kagwang. Pero lumagpas lamang ito sa kanila at mabilis na inabot ang apat na mga kagwang na dumaluhong kay Picto. Hinawakan kagad ang isa at ibinalibag ito paitaas, habang ang isa hinablot ito at ibinagsak sa lupa sabay kagat sa liig nito at kalmot naman sa dibdib. Patay agad ang kagwang. Tumalon pa ang dalawang mga kagwang papatras. Pero napakabilis ng halimaw na inabot nito ang paa ng nilalang sa bahila at itinarak ang matulis na mga kuko sa dibdib. Umaangil agad ito habang unti-unting nawalan ng buhay. Ang isang kagwang tumalon ito sa likuran ng halimaw at pinagkakalmot na. Pero inabot ito ng halimaw at inihampas sa lupa ng makailang beses. Lamog-lamog ang katawan ng kagwang nang tigilan ito ng halimaw. Napatulala sina Lolo Ignacio at Rowena sa kanilang nakita. Sino at saan galing ang halimaw na ito? Pagkatapos ng mapatay ng halimaw ang apat na mga kagwang,
mabilis itong tumakbo at umigpaw doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. May dalawang kagwang pa pala ang natira at agad na inatake ito ng halimaw. Hinawakan ito ang liig ng isang kagwang at isinandal sa puno ng kahoy. Pagkatapos, piniga ito ng halimaw hanggang sa maputol ang liig ng aswang. Tinapakan naman niya ang isa, sabay hablot sa kamay nito. Sa lakas ng pagkahablot, naputol ang kamay at humiwalay sa katawan ng kagwang. Isang kalmot sa ulo ng kagwang, bumaon agad ang mga kuko ng halimaw sa ulo ng aswang. Binitbit ito ng halimaw habang dahan-dahan na piniga ang ulo nito. At ilang sandali, sumambulat na ang ulo ng kagwang at kumalat ang dugo sa paligid. Patay na ang lahat ng mga kagwang na umataki sa kanila sa loob lamang ng 15 minuto. Nang maalala naman nila ni Rowena at Lolo Ignacio ang batang si Agura, mabilis nang naglalakad itong si Rowena papunta doon sa kakahuyan habang tinatawag ang pangalan ng bata. Itong si Lolo Ignacio, mabilis din na tinulungan itong si Picto na maraming mga sugat galing sa kalmot ng mga kagwang. Hindi magawa ni Rowena na puntahan ang kalobloban ng mga kakahuyan. Baka atakihin pa siya ng halimaw. Ilang sandali nang biglang tumalon sa harapan ni Rowena ang napakalaking halimaw. Napatras siya at napasigaw at mabilis itong nag-usal ng orasyon. Habang si Lolo Ignacio, nang makita niya si Rowena at ang halimaw na nasa harapan nito, mabilis itong tumakbo para tulungan itong si Rowena. Pero napatitig sila sa halimaw dahil unti-unting nagpalit ito ng anyo. At makalipas lamang ang ilang segundo nang tuluyan na itong bumalik sa pagkatao. Hindi makapagsalita ang dalawa at napatulala dahil ang halimaw nagiging bata na si Agura. Totoo ba itong nakikita nila? Si Agura ang halimaw, ang sabi sa isip ni Lolo Ignacio. Ilang segundo na napatulala si Rowena bago ito nakakilos nang magpagtanto ng babae kung bakit nila kasama ang batang si Agura. Dahil meron pala itong itinatagong bangis at lakas. Unang lumapit si Rowena sa batang si Agura. "Agura, okay ka lang ba?" Sabay hawak sa balikat ng bata. Habang si Lolo Ignacio, bumalik na din ang wisyo ng matanda nang marinig ang boses ni Picto. Kaya agad na binalikan nila ito at inalalayan. Kailangan na nilang magmamadali. Pero itong si Lolo Ignacio, habang inalalayan ang tanod, titig ng titig ito kay Agura at hanggang ngayon, hindi pa ito makapaniwala. Gulat na gulat nga ito sa mga ipinakitang kakayahan ng apat na bata na kasama niya, sina Nonoy, Bibi Ator, Rowena at Anding. Pero lalo na itong si Agura dahil napakaliit nito at parang walang kamuang-muang sa mundo. Talagang napakahiwaga ng mundong ginagalawan nila. At napakaswerte niya at nakilala ang mga batang ito. Mabilis na silang nagpapatuloy sa paglalakad. Kailangan na din na magamot itong si Picto dahil may ilan sa mga sugat nito na malalalim. Ilang sandali nang marating na nila ang barangay hall, agad na sinalubong sila
ng mga tanod na nakabantay doon at agad na inalalayan ng mga ito si Picto at ipinasok sa loob. Pumasok na din agad sila at pinuntahan ang sugatan na inatake ng mga kagwang. Pinuntahan agad ito ni Rowena at mabilis na ginawa ang ritual sa panggagamot. Sa kabilang banda, sina Tatay Pablito at ang mga bata, narating na nila ang lugar kung saan umatake ang mga kagwang. Agad na nagtatanong ang mga ito sa mga taong nakatira doon. May ilan na din sa mga tanod ang nakatambay sa lugar. Ayon sa sabi nung isang lalaki, nasa mahigit 10 daw ang mga kagwang na umatake sa kanila. Tanong ni Nitoy, saan papunta ang mga halimaw, Manong? Sagot ng matandang lalaki, doon daw papunta ang mga nilalang sa kabilang bahagi ng ilog, doon sa mga kakahuyan. Sabi ni Nitoy, tara na, Nonoy, JR, Anding, ikaw na muna ang bahala kay Bibi Arthur, Tatay Pablito. Nagulat ang mga taong nandoon at nagtataka, bakit mga bata ang pupunta doon sa mga kagwang? Sabi nung isa, bakit mga bata ang pupunta doon? Baka mapahamak ang mga yan. May ilan sa kanila na sinubukang pigilan ang mga bata, pero inawat na sila ng mga tanod. Pabayaan nyo na ang mga yan. Hindi ordinaryong mga bata ang mga yan. Sila ang kinuha ni Kapitan para tulungan tayo laban sa mga kagwang. Kaya walang nagawa ang mga taong nakatira doon sa lugar, kundi pabayaan ang mga bata. Habang sina Nitoy, habang papalapit na sila doon sa kakahuyan, nag-uusal na ito ng mga orasyon at pampalinaw. Ang sabi ni Nitoy kay Nonoy, Nonoy, naamoy mo na ba sila? Wala pa, Nitoy. Baka umalis na ang mga nilalang. Hindi pa, Nonoy. Hindi pa. Naramdaman ko pa ang pwersa nila. Ang pag-uusap ng dalawa nang pasuot na sila doon sa kakahuyan, may naramdaman na si Nonoy na mga pwersa ng mga kagwang, pati na rin itong si Nitoy. Pero papalayo na ang mga ito. Kaya makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya na sila na bumalik na doon sa mga kabahayan. Kailangan na may mga tanod ang magbantay dito sa lugar buong magdamag. Baka bumalik pa ang mga kagwang. Dahil sila si Nitoy, babalik na ang mga ito doon sa lugar nila ni Tatay Carlito. Makalipas ang isang oras, nakabalik na ang grupo nila ni Nitoy doon sa lugar nila ni Tatay Carlito. Nakabalik na din doon sina Lolo Ignacio. At sinabi na din ng kapitan ang ginawang pag-atake ng mga kagwang sa kanila kanina at ang mga nasaksihan sa batang si Agura. Bukang bibig pa rin ito ni Lolo Ignacio dahil hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala ang matanda sa kanyang nasaksihan sa bata. Pero lingid sa kaalaman ng kanilang grupo, may tatlong anino ang nagmamasid sa kanila. Tatlong anino na sa unang araw pa lamang nila dito sa Barangay Mantalupan, minanmanan na sila at nagkaintiris ang mga ito sa kakaibang lakas at kakayahan ng mga bata. At may mga balak na ang mga ito sa mga bata. Isa-isang minanmanan nila ang mga ito at tinitingnan ang bawat kakayahan ng bawat isa sa mga bata. Kinabukasan, nagpupulong na ang mga ito. Kasama nila si Lolo Ignacio at ang ilan sa mga tanod.
ang plano nila. Ang 7 mga bata lamang ang papasok doon sa teritoryo ng mga kagwang. Habang ang mga tanod na kasama ng 2 kapitan ang maghihintay para kung sakaling kailangan nila ng tulong. Hindi din gusto ng kapitan na isugal ang buhay ng kanyang mga tauhan. Malalakas ang mga kagwang. Sisimula na nila mamayang hapon ang pag-atake sa mga nilalang. Umuwi na din muna si Tatay Pablito kasama ang 5 mga tanod ni Lolo Ignacio. Kakausapin ng mga ito ang kapitan doon sa kanilang barangay para makapaghanda na din. Mamayang 3 ng hapon ang usapan nila na atakihin ang mga kagwang. Matapos na makapagpulong, naghanda na ang mga ito para sa laban. Nakahanda na din si Lolo Ignacio. Handa na din ang kanyang mga tanod. Makalipas ang ilang oras, pagsapit ng tanghali, nagsimula na silang maglalakad papunta na doon sa kagubatan ng Kanganaw. Habang sina Tatay Pablito, umalis na din sila doon sa kanilang lugar at papunta na din sa gubat. Kasama nito ang kapitan ng kanilang barangay at ang mahigit 30 mga tanod. Habang si Lolo Ignacio, kasama din niya ang mahigit 40 mga tanod at mga kalalakihan doon sa kanilang barangay na nagboluntaryong sumama sa kanila para labanan ang mga kagwang. Pero alalay lamang ang mga ito sa mga bata. Ang atake doon sa lugar ng mga kagwang ay ang grupo ng mga bata na pinamunuan ni Nitoy. Makalipas ang mahigit 2 oras na paglalakad, natanaw na nila ang lugar ng mga kagwang. Pero medyo may kalayuan pa ang mga ito at huminto na din sila si Nitoy sa paglalakad. Kailangan nilang hintayin ang pagdating ng grupo nila ni Tatay Pablito. Ilang sandaling lumipas, nasipat na nila ang grupo ni Tatay Pablito doon sa kabilang bahagi ng Kakahuyan. At sa tingin nila, nakita na din sila ng grupo nito dahil papunta na ang mga ito sa kanilang direksyon. Pagdating nila ni Tatay Pablito, agad na kumilos na ang grupo nila. Maghahati pa rin sila sa 2 grupo. Mag-abang lamang ang mga ito sa palibot ng teritoryo ng mga kagwang at dapat na mag-iingat pa rin nila dahil kahit na araw may ilan pa rin sa mga nilalang ang maglilibot sa gubat at malalakas pa rin ang mga aswang kahit na araw. Naglalakad na si Nanitoy papunta doon sa mga kubo ng mga kagwang. Tandang-tanda pa ni Nitoy kung saan ang tirahan ng mga ito. At may mga orasyon na din siyang ginawa para mapabilis ang pagtuntun sa lugar. Makalipas ang kalahating oras, nasa Kakahuyan na ang grupo ni Nitoy na nasa harapang bahagi ng teritoryo ng mga kagwang. Tanaw na nila ang mga kubo ng mga nilalang. Sabi ni Nitoy, "Kayo na ang magkasama, Nunoy, Rowena, Bibiator at Agura. Kami naman, ni Anding at si JR. Sa harap kami, aatake, at kayo naman sa likuran. Kung maaari, walang ititirang buhay sa mga nilalang na ito." Humanda na ang grupo nila. Si Nanonoy, mabilis at maingat na tumakbo ang mga ito sa Kakahuyan, papunta sa likurang bahagi ng mga kubo. Nakahanda na din ang mga bata. Pero itong si Bibi Arthur at Agura, parang naglalaro lamang ang mga ito. Pangisingisi at naghabulan pa ang 2. Kaya sinaway na ito ni Nonoy. Napakaraming mga kagwang ang nasa paligid. Kailangan na seryosuhin nila ito. Kahit nga si Nonoy, may kaba na din ito
sa dibdib sa pagkakataong ito. Habang sinan nito'y nagtataka ang bata dahil habang nag-uusal na siya ng mga orasyon, may naramdaman siyang kakaibang pwersa. Hindi ito galing sa mga kagwang dahil mas malakas ito nang di hamak sa mga aswang. Hindi din ito galing sa kanilang mga kasamahan. Pero kailangan ng kumilos. Nakahanda na ang pamalo ni Nitoy at tinawag na din niya ang kanyang mga abyan. Matapos ang ginawa niyang mga orasyon, agad na nagpakita sa kanyang harapan ang dalawang nilalang. Isang nakasuot ng puting damit na may mahahabang mga buhok at may hawak na pamalo, at isang babaeng mahaba din ang buhok na abot na yata sa lupa. Hindi nila makita ang pagmumukha nito at may hawak din na latigo. Hindi na nagulat si Nanding at JR dahil alam nilang may abyan itong si Nitoy. Sanay na din ang dalawang bata sa mga ganitong tanawin dahil sa pagsama-sama kay Tatay Dadoy. Ilang minutong lumipas, sabi ni Nitoy, "JR, Anding, tara na, gugulatin natin ang mga kagwang. Ikaw na ang bahala, JR, sa ating likuran kung may mga kagwang na aatake galing sa likod." "Sige, Nitoy, tara na, ako na ang bahala," ang sagot ni JR, na gustong-gustong atakihin na ang mga aswang. Pagkatapos, tumakbo na ang tatlong mga bata papunta doon sa mga kubo ng mga kagwang. Kasama nila ang dalawang abyan ni Nitoy. At ilang segundo, nakita na din sila ng mga kagwang. At nagsitalunan kaagad ang mga ito, umaangil at umaalulong. Gulat na gulat ang mga kagwang dahil unang beses na may pumasok sa kanila na mga tao. Pero ang ilan sa kanila umataki agad sa grupo nila ni Nitoy. Kaya nagkabakbaka na doon sa harapang bahagi ng mga kubo. Nang makita naman ang mga ito ni Nonoy, utos niya agad sa kanyang mga kasamahan, "Tara na, Rowena, Bibiator." At umigpaw na agad ang dalawang batang aswang. Nakasunod naman sina Rowena at Agura. Doon sa harap, mabilis nang napatumba ni Nitoy ang ilan sa mga kagwang nang tamaan ang mga ito sa hawak na pamalo, at bawat tamaan din ng mga hampas at palo ng mga abyan ni Nitoy, agad na mamimilipit ang mga ito sa sakit. Apat agad ang napatumba ni Anding nang tamaan niya ito sa mga sapak. Sobrang bilis at lakas ng mga bata, pinag-untog niya ang mga ulo ng mga kagwang sa batuhan. At nang maabot naman ni Anding ang dalawa, hinila niya ito at ibinalibag sa gilid ng kubo, sabay sapak sa mga mukha. Itong si JR, habang tumatakbo, pinag-ataki ang mga aswang sa dalang tirador. Sa ulo ang punterya ni JR para agad na bubulagta ang mga kagwang sa isang tama lamang. Nagulat pa nga itong si Nitoy dahil nang makaharap niya ang tatlong mga nilalang, biglang bumulagta ang nasa kanyang harapan. Tinamaan na pala ito ni JR sa dalang tirador sa noo. Kaya napahinto ng ilang segundo itong si Nitoy. At ang tanong sa kanyang isip, napatamaan pa rin ni JR ang nilalang. Sina Nonoy at Bibi Arthur naman, inatake na nila ang mga nagkagulong aswang doon sa likuran. Umigpaw ang dalawang bata paitaas, sabay bagsak sa mga nilalang, at pinagkakalmot na nila ang mga ito. Lumalaban naman sa kalmutan ang mga nilalang, pero mas nanaig ang bilis
at lakas ng dalawang batang aswang. Itong si Bibi Arthur. Sunod-sunod na ang kanyang ginawang pag-atake sa mga kagwang. Nang mapatay na niya ang dalawa, hinablot niya kagad ang isa at pinagkakagat sa leeg. Pero sa pagpapatuloy ng labanan, kahit na gaano pakalakas ang mga bata, dahil sa dami ng mga kagwang, nasusugatan na din ang mga ito. Kita nila ni Rowena at Agura na napasanda na si Nonoy sa isang kubo ng tamaan ito ng mga kalmot galing sa mga aswang. Kaya tumalon kagad si Bibi Arthur para tulungan ang kanyang kapatid. Kinubawan agad ang isa na nasa harapan ni Nonoy at ibinagsak ito sa lupa sabay tarak sa matulis na mga kuko doon sa dibdib ng kagwang. May sugat na din si Bibi Arthur, pero mga maliliit lamang ang mga ito. Habang itong si Rowena, usal ito ng usal ng orasyon para mapahina ang lakas ng mga kagwang. Pero hindi niya napansin ang dalawang aswang na mabilis na dumamba sa kanila. At sinimulan ng hilain si Rowena ng mga nilalang papunta doon sa kakahuyan. Dito na nagalit si Agura. Bigla itong sumigaw hanggang sa nagiging halimaw na ito. At pagkatapos, mabilis nang inatake ang may dala kay Rowena. Pinagkakagat ito sa leeg at likod ng batang si Agura. Hinawakan ang mga paa ng mga kagwang at pinaghampas ito sa lupa hanggang sa hindi na ito gumagalaw at namatay. Itong si Bibi Arthur, nang makita ang mga sugat ni Nonoy sa galit din ng bata, nagbago na din ang hitsura nito. Mas mabangis na ngayon ang bata at nawala na ang kamuhan nito sa mukha. Mabilis na inatake pa ang mga natirang mga kagwang. Sinitoy, may sugat na din ito. Tanging si GR lamang ang walang sugat o galos man lang. Hindi kasi makakalapit sa kanya ang mga kagwang dahil agad na mapapatamaan niya ito sa hawak na tirador. Makalipas pa ang ilang minuto, marami na ang mga nakabulagtang mga kagwang. May ilan na sa mga ito ang nagtangkang tumakas para makalayo. Pero agad na mahahabol sila ni Agura at mapapatamaan ni GR sa dalang tirador. May dalawa ang mabilis na umibis doon sa kakahuyan para makatakas. Pero nagulat ang mga ito nang nakaharang na sa kanilang harapan si Anding. Saan kayo papunta? Hindi na kayo makakatakas pa sa amin, ang sabi ng batang si Anding. Pero nagulat siya dahil may isang napakalaking nilalang ang dumamba agad sa isang kagwang at kinagat ito sa ulo. Pagkatapos, hinila pa ang isa at isinandar sa puno ng kahoy. Pinagkakalmot ang mga kagwang at ang isang nilalang na kagat-kagat ng halimaw, binitiwan ito. Pagkatapos, hinila ang ulo nito sa katawan. Nakita ni Anding ang bangis ng halimaw. Humiwalay ang ulo ng kagwang sa katawan nito. Pero alam na ni Anding na ang halimaw ay ang batang si Agura. Kaya tanging nasambit ni Anding, "Ay nako, Agura, pakialamira ka talaga. Sa akin na sana ang dalawang yan." At napangiti na lang ang batang si Anding habang tumingin lang sa kanya ang halimaw at umaangil. Pero itong si Rowena, hindi na malaya ng lahat na nawala na ito doon sa paligid. Kasalukuyang natangay na ito ng tatlong mga anino na kanina pa nagmanman sa kanila at sumusunod.
nawala na ng malay itong si Rowena habang dala ng mga ito dahil sa pinamoy nila kanina sa bata. Makalipas pa ang ilang minutong labanan, tuluyan na nilang napatay ang lahat ng mga kagwang. May ilan pa sa mga ito ang naghingalo at gumagapang. Pero si Agura ay hindi pa tapos. Patuloy pa rin ito sa pag-atake sa mga nilalang. Bawat makitang gumagalaw na mga kagwang, agad itong atakihin at kalmutin. Pagkatapos, natahimik na ang buong paligid sa teritoryo ng mga kagwang. Sabi ni Nitoy kay Nunoy, "Nunoy, puntahan mo na sina Lolo Ignacio. Ipaalam mo sa kanila na napatay na natin ang lahat ng mga kagwang." Mabilis na tumalima si Nunoy. Tumalon ito sa itaas ng mga puno ng kahoy papunta sa kinaroroonan ni Lolo Ignacio at Tatay Pablito. Nagpasalamat din si Nitoy sa kanyang dalawang mga abyan. Alam niyang may kasunduan sila ng mga ito. Bawat pagtawag niya ay may kapalit. May gagawin na naman siyang ritual at pag-aalay para sa kanyang mga abyan. Makalipas ang ilang sandali, habang nagkikita na ang dalawang grupo, may napansin agad sina GR at Anding. "Kuya Nitoy, nasaan si Ate Rowena?" Kaya nagpalingon-lingon sila sa paligid. Ang halimaw na si Agura, bumalik na ito sa pagiging batang paslit. Sagutin ito eh, "Agura, kayo ang magkasama ng Ate Rowena mo. Nakita mo ba siya?" "Hindi ko alam, Kuya Nitoy," ang sagot ng bata. Kaya hinahanap ng mga ito sa buong paligid ng kubo at doon sa kakahuyan na nakapalibot ng mga kubo ng mga kagwang. Pero wala, hanggang sa dumating na ang grupo nila ni Lolo Ignacio at Tatay Pablito. Pero si Nanitoy, nagtataka ito kung nasaan si Rowena. Habang iniligpit nila ni Kapitan Ignacio at ng mga tanod ang lahat ng mga bangkay ng kagwang at sinunog ang mga kubo na nandoon, magkasama si Nanitoy, Anding, Nunoy at JR na hinahanap na nila si Rowena doon sa gubat. Bili nito kay Bibi Arthur at Agura na sumama na lang muna ang mga ito kay Tatay Pablito. Susunod na sila. Hahanapin pa nila si Rowena. Habang sa kakahuyan, nag-uusal na si Nitoy ng mga orasyon. Baka sakaling mahanap nila ito doon sa kakahuyan. Hindi din ito napansin ni Nunoy dahil abala ito sa pakikipaglaban sa mga kagwang kanina. Hirap kasi siyang makagalaw ng maayos dahil sa mga natamong sugat sa kanyang katawan. Matapos na magawa ni Nitoy ang orasyon, agad na may naramdaman siya sa paligid. May mga kakaibang pangitain si Nitoy at napagtanto niya na ang mga naramdaman niyang pwersa kanina ay galing pala sa ibang mga nilalang. May kumuha kay Rowena. Pero sino at ano ang kailangan ng mga ito kay Rowena? May nagka-interes ba sa kanila? Kailangan na malaman nila agad ang kinaroroonan ni Rowena. Nagtatanong na si Nanding at JR tungkol sa kanilang kapatid kay Nitoy. Sabi ni Nitoy, "May dumukot sa kanya, JR. Pero aalamin natin kung saan dinala ng mga ito ang Ate Rowena ninyo." Agad na tinawag ni Nitoy ang iilan sa kanyang mga kaibigang engkanto para tulungan sila na mahanap si Rowena.
habang sa kabilang banda, mabilis nang tumatakbo ang tatlong mga anino. Dala nila itong si Rowena. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na ng mga ito ang pinagtataguan nila. Ang plano sana nila, kasama nilang kukunin itong si Agura. Dahil interesado din ang mga ito sa kakaibang kakayahan ng bata. Pero nang magiging halimaw na itong si Agura, nagdalawang isip na ang tatlo. Makalipas ang ilang sandali, agad na pumasok sila sa isang kuweba. Bukas na nila dadalhin ang batang si Rowena doon sa isang isla na nasa tapat ng isla ng Sikeyor. Isang abandonadong isla na ginawang base ng militar noong ikalawang digmaan. Pinaalis na ang mga tao sa lugar na ito dahil sa napabalitang nakakamatay ang hangin dito sa lugar dahil sa radioactive materials noong ikalawang digmaan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ilang taon nang nagiging tirahan ang mga ito ng mga kubot na aswang. At hindi lang basta tirahan, may laboratory din sila sa lugar na ito na nag-aaral sa iba't ibang kakayahan ng mga taong kakaiba sa karamihan. Kabilang sa listahan ng kanilang grupo ay itong sina Arturo, Tatay Dadoy, Agura, Ubak at Rowena. Pag-aralan nila ang mga ito at isalin ang mga kakayahan sa kanilang mga miyembro sa mga kubot na aswang para pagharian nila ang lahat ng mga isla dito sa lugar. Sa tingin kasi ng grupo nila, hindi ganun kadaling dukutin sina Tatay Dadoy at Arturo, pati na itong si Ubak, dahil di hamak na mas malakas ang mga ito sa kanila, lalo na itong si Arturo, na sa pagkakataong ito malakas na ang mga kaalaman sa orasyon. Kaya ang mga bata na lang ang inuna nila. Ang tatlong nila lang na dumukot kay Rowena ay ang mga primerang klase ng mga kubot na aswang na malalakas ang kalaman sa pakikipaglaban at malalakas din ang taglay ng mga karga sa mga orasyon. Ang tatlong ito ang mapagkatiwala ang tauhan ni Vicente, ang tumatayong pinuno sa mahigit 100 mga kubot na aswang na naninirahan sa isla ng Bungo. Ang mga pangalan ng mga ito ay sina Aglipay, Tatay Kuko at Marlito. Sabi ng tatlo sa kanilang pinuno, "Pinuno, dala na namin ang batang malakas ang kakayahan sa panggagamot. Hindi namin nakuha ang isa pang bata dahil hindi namin ito kaya. May mga kasamaan din ang mga ito na malalakas." Napabuntong hininga itong si Vicente habang hawak ang baso na puno ng dugo. Sa sulok naman ng kuweba, makikita doon ang dalawang bangkay ng tao na nabiktima ng grupo nila. Ito ang kanilang mga pagkain sa tatlong araw na pananatili dito sa isla ng Sikeyor. Sabi ng pinuno ng mga kubot, "Sige, magpahinga na kayo. Bukas ng umaga, alis na tayo sa islang ito. Bantayan nyo ng mabuti ang bata. Baka makagawa pa yan ng mga orasyon. Malaking karagdagan na itong batang ito sa ating mga eksperimento." Habang sina Tatay Pablito at ang grupo ni Lolo Ignacio, hindi ganap ang kanilang kasiyahan sa tagumpay na nakamtan nang matalo nila ng tuluyan ang mga kagwang. Wala nang mamimiste pa sa kanilang lugar. Matatahimik na din ang barangay Mantalupan at ang mga nakatira doon sa paanan ng bundok ng Kang Anaw.
Nalulungkot din ang mga ito sa pagkawala ni Ruina. Ang hinala ng iba, baka dinukot ito ng mga engkanto. Pero sabi naman ng iba, imposible ito dahil hindi ganun kahina itong si Ruina para ganun na lang kadali na dukutin ng mga engkanto. Habang sina Nitoy, nasa bahay na ito ni Tatay Pablito. Sigurado ka ba sa hinala mo, Nitoy? Sino naman ang may kagagawan? Itong si JR, nakakuyom na ang mga kamao ng bata at nangangalit na ang bagang dahil sa galit. Kung malalaman lang nila ang pinagdalhan ng kanilang Ate Ruina, makakatikim sa kanya ang mga nilalang na dumukot nito. O, Tay Pablito, sigurado akong may dumukot sa kanya. May mga ginawa na akong orasyon para masundan ang mga ito. Pero wala. Malakas ang kanilang mga pambakod. Natahimik sandali itong si Tatay Pablito. At pagkatapos, sabi nito, may kilala ko nito na magaling na magtatawas. At marami din itong alam na mga ritual para alamin ang mga taong nawawala na dinala sa mundo ng mga engkanto. Sa tingin ko, kaya din niya nasundan at alamin ang mga nilalang na may dala kay Ruina. Kaya sa hapon na yun, agad na pinuntahan nila ang lugar ni Tatay Isidro. Nasa kabilang barangay lamang ito nakatira. Kaya makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nila ang bahay ng matanda. Ang bahay ni Tatay Isidro, nakatayo ito sa gilid ng mga palayan. Agad na sinabi na nila ang pakay ng mga ito kay Tatay Isidro. Pagkatapos, pumasok sila sa isa pang maliit na kubo na nasa likurang bahagi ng bahay ng matanda. Matapos na malaman nito ang lahat ng mga nangyayari kay Ruina, sinimula na nito ang mga ritual. May hawak itong mga tangkay na dahon galing sa isang puno ng kahoy habang nakaharap ito sa isang maliit na kawali na nakasalang sa apoy. May mga halo itong kandila at mga ugat ng puno ng kahoy. Habang itong si Tatay Isidro, palakas ng palakas ang busis nito habang nagsambit ng mga banyagang salita. Habang sina Nitoy, nasa sulok lamang ang mga ito at nagmamasid. Makalipas pa ang ilang minuto, natapos na ng matanda ang mga ginagawang ritual. Iniligpit kagad ito ang mga gamit at pagkatapos lumapit na ito sa kanila. Agad na sabi ng matanda, mga kubot na aswang ang dumukot sa bata. At may ibinigay ang matanda sa kanila isang maliit na salamin. Bilin ng matanda kay Nitoy, pakainin ito ng dasal tuwing hating gabi. At bukas ng umaga, makikita nila sa salamin ang lugar na pinagdadalhan sa batang si Ruina. Nagkatinginan sina Nitoy at ang kanyang mga kasamahang bata, pati na rin si Tatay Pablito. Nagtataka ang mga ito at ang katanungan sa kanilang mga isip, bakit may mga kubot na aswang? Saan galing ang mga ito at ano ang dahilan na kinuha nila si Ruina? Masasagot ng salamin ang kanilang katanungan bukas ng umaga. Kaya nagpasalamat na sila sa matanda at nagpaalam na. Pero bilin ng matanda na si Tatay Isidro na mag-iingat sila dahil kakaiba ang bangis ng mga kubot. Nang makauwi na sila, palaisipan pa rin sa kanila kung bakit dinukot si Ruina ng mga aswang. Habang si JR nasa labas ito ng bahay nila ni Tatay Pablito, sobrang nag-alala ito
sa kanyang kapatid. Lumapit itong si Nonoy kay JR. Sabi ni Nonoy, "Huwag ka nang mag-alala, JR." Sabi ni Tatay Isidro, "Buhay pa si Rowena. Bukas ng umaga, malalaman na natin ang kinaroroonan niya." Pagsapit ng hating gabi, pinakain na ang salamin ni Nitoy ng mga dasal. Inilagay ito sa altar nila ni Tatay Pablito. May naramdamang kakaibang pwersa si Nitoy nang hawakan nito ang salamin at matapos na pakainin ito ng mga dasal. Alam niyang may mataas itong antas na karga ang bili ni Tatay Isidro. Dapat na ingatan ito ni Nitoy at huwag itong hayaan na masinagan ng araw dahil mawawala ang bisa ng salamin. Ibabalik lamang nila ang salamin kapag nakuha na nila si Rowena. Kinabukasan, maagang nagising si Nitoy at Nonoy at agad na pinuntahan nila ang altar ni Tatay Pablito at tiningnan ang salamin. Nagulat sila nang makita itong si Rowena na walang malay at nasa loob ito ng isang kwarto at may mga parang tubo ang nakalagay sa katawan ng bata. Ilang sandali, lumipat ang lugar ng kanilang nakikita doon sa salamin hanggang sa ipinakita na ang isang isla. Kilala ito nila ni Nitoy at Nonoy. Alam din ng dalawa ang kwento ng islang ito. Ibig sabihin nito'y nasa islang yan si Rowena. Ang sabi agad ni Nonoy, "Hindi malayo na totoo ang sinasabi mo, Nonoy." Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik na sa normal ang salamin. Agad na sinabi nila ito kay Tatay Pablito. Sabi ng matanda, "Tutulungan ko kayo na makapunta sa islang yon. Pero hindi din maari na kayo lang nito'y. Hihingi ako ng tulong sa kakilala ko para masamahan kayo doon sa lugar. Kaya umalis muna itong si Tatay Pablito habang ang mga bata nag-uusap muna ang mga ito. Gusto kasi ni JR na ipaalam agad nila ito kay Tatay Dadoy. Pero sabi ni Nitoy, hindi na nila dapat naabalahin pa ang matanda dahil masyadong abala ito sa gapasan ng kanyang mga pananim. Siya ang pinagkatiwalaan ni Tatay Dadoy. Kaya siya ang gagawa ng paraan para maibalik si Rowena." Makalipas pa ang ilang oras, nakabalik na itong si Tatay Pablito at kasama na nito ang kaibigan na dating sundalo. Sabi ng matanda na ilang beses na daw na nakapunta doon sa isla ng bungo ang kanyang kaibigan. Kaya alam na nito ang mga lugar na delikado at nakakamatay ang hangin. Ito ang sundalong kasama naman nila nang minsan na maglilibot sila doon sa lugar para bantayan ang mga kagwang. Si Manong Lando. May isa pa sanang kilala itong si Tatay Pablito na alam niyang mas makakatulong sa kanila. Pero sabi ng matanda, may mahalagang ginagawa ito. Kaya itong si Manong Lando lamang ang hiningian niya ng tulong. Hindi na dapat mag-aksaya ng oras. Agad na humanda ang mga bata. At pagkatapos, bumaba na ito ng bundok at lumuwas na sa baybayin. Hindi na sumama itong si Tatay Pablito sa mga bata. Tanging si Manong Lando lamang ang kasama ng mga ito. May kilala itong si Manong Lando na pwedeng maghatid sa kanila doon sa isla. Pagdating nila doon sa lugar, kinausap agad ito ng matanda. Nagulat pa nga ito at nagtataka. "Lando, ano ang pakay ninyo doon sa lugar?" "May hahanapin lang kami, Joaquin.
Bakit ka ba takot na takot? Di ba, ilang beses mo na akong inhatid doon sa isla. Hindi ang nakakamatay na hangin ang ikinatakot ko, Lando. Kundi ang mga napabalitang ginawang tirahan na ito ng mga kubot na aswang. Ang mga aswang na binayayaan ng kakaibang talino sa lahat na bagay. Napatitig itong si Manong Lando kay Tatay Joaquin. Pero ito talaga ang sadya nila doon sa lugar. Ang mga kubot na aswang para iligtas si Rowena. Sa mga nasaksihan ni Manong Lando sa mga bata kung paano ang mga ito na makipaglaban sa mga kagwang at sa mga nakita niyang kakayahan ng mga ito, malaki na ang tiwala niya sa mga bata na magtagumpay sila sa kanilang lakad. Ilang minutong lumipas, napapayag na din ni Manong Lando itong si Tatay Joaquin na ihatid sila doon sa isla. Kaya makalipas lamang ang ilang sandali, sumakay na sila ng bangkang di motor. Papunta na sila doon sa isla ng bungo. May mga dalang gamit sila at mga pwedeng tulugan na mga duyan at may mga lutuan at mga pagkain para sa ilang araw na pananatili doon. Ang iniisip kasi ni Manong Lando, hindi ganun kaliit ang isla ng bungo na agad na makikita nila itong si Rowena. Kailangan pa nilang hanapin ito doon sa isla. Makalipas ang 2 oras, natanaw na nila ang isla. Mistula itong patay na isla dahil wala kang makikitang ilaw sa lugar na ito at walang kabahayan. Dahan-dahan na dumaong sila doon sa pangpang. 5 pa ng hapon, kaya nagpasya muna ang grupo nila na maghanap ng matutulugan ngayong gabi. Bumalik na sa isla ng Secure si Tatay Joaquin. Ang usapan nila, pagkalipas ng 4 araw, balikan sila ng matanda. Kaya kailangan na sa loob ng 4 araw, makukuha na nila si Rowena. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nila ang pangpang. Sabi ni Manong Lando, may isang butas daw ang nandoon na pwede nilang matutulugan ngayong gabi. Nang makita nila ito, saktong-sakto lang ito sa kanila. Kung may ulan, maharangan ito ng batuhan. Nang maayos na nila ang lahat ng mga dala, kinuha agad ni Nitoy ang dalang salamin. Hinaplos niya ito ng 4 beses. Pagkatapos, may 3 banyagang salita ito na binanggit. Ito ang turo sa kanya ni Tatay Isidro. Sabi ni Nitoy doon sa salamin, saan matatagpuan ang batang dinukot ng mga kubot? Pero walang ipinakita ang salamin. Kaya naalala ni Nitoy na dapat na pakainin pa ito ng mga dasal. Kaya agad na sinimulan niya ang mga orasyon at pagdarasal. Habang sina Manong Lando at ang iba pang mga bata, naghahanda na ang mga ito para sa hapunan nila. Makalipas pa ang ilang sandali nang matapos na makapaghapunan ang grupo nila, nagpahinga na ang mga ito. Bukas ng umaga, kapag alam na nila ang kinaroroonan ng mga kubot na aswang, pupuntahan agad nila ang lugar. Tinapos na din ni Nitoy ang mga dasal. At pagkatapos, muling nagtanong ito sa salamin. At ilang sandali, unti-unting ipinakita ng salamin ang kinaroroonan ni Rowena doon sa isla. Agad na tinawag ni Nitoy si Manong Lando at ipinakita ang mga nakarehistro sa salamin. Alam mo ba ang lugar na ito, Manong Lando? Sinipat-sipat muna itong mabuti ng matanda. At pagkatapos, sabi niya, oo, Nitoy,
Alam ko kung saan ang lugar na ito. Ito ang tinatawag na lasang. Nasa unahan lang ito ng mga pangpang. Hindi tayong pwedeng dumaan sa harapan ng lasang dahil sobrang delikado. Mas malakas ang nakakamatay na hangin sa lugar na ito. Pwede tayong dumaan sa likod na bahagi ng pangpang. Sige, Manong Lando. Bukas na bukas, puntahan natin ang lugar. Bago natulog ang mga bata, nagpupulong muna ang mga ito sa panguna ni Nitoy at Nunoy. Nagplano na sila sa gagawing pag-atake doon sa mga aswang. Kung maaari, dapat na kunin nila si Rowena ng mabilisan at maghanap agad ng lugar na pwede nilang labasan at matatakasan. Hindi nila pwedeng isugal ang kanilang mga buhay sa mga kubot. Kahit na malalakas pa ang mga bata, sobrang dami ng mga kubot na aswang at alam nilang mas marami ang mga kaalaman ng mga ito sa pakikipaglaban. Ayaw ni Nitoy na may mapahamak sa grupo nila. Nagpahinga na ang lahat at kinabukasan, maaga pa lamang, naghahanda na ang grupo nila ni Nitoy. Itong si Anding at JR, dahil simula pa kahapon, sobrang nag-alala na ang dalawang bata sa kanilang kapatid. Gustong gusto na ng mga ito na mailigtas si Rowena at makaharap at mapatay ang mga kubot na aswang. Unang beses pa lamang nila ito na makaharap ang mga kubot, pero wala silang pakialam. Galit na ang dalawang bata dahil sa ginawang pagdukot ng mga aswang sa kanilang ate Rowena. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad na ang grupo nila papunta doon sa pangpang. Sabi ni Manong Lando, hindi daw ito kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Baka aabutin lamang ng isang oras ang paglalakad papunta doon.